Ikaw, nakarating na balita sa akin kasi marami nagsusumbong sa akin, mga staff na. Minsan nakapanakit ka, napuruhan mo yung tao. Ano binitaw mo salita? Base sa kwento ng staff mo sa akin, alam mo yung sinabi? Ah, pasensya ka na, hindi ako katulad ng isang tao dyan na kapag nakapanakit, eh humihingi ng tawad at nag-aabot. Hindi ako ganon. So paninindigan mo na ganon ka. Si Jorna Lipayonan, dating cameraman ng ABS-CBN. Pinag-isipan ko na matagal bago ko ginawa itong pagre-record ng video para maihayag sa loobin namin at ng aking mga kasama na nagdemanda sa ABS way back 2002. Okay. So ito pa yung mga ebidensya na ako ay isang cameraman na naging empleyado nila. At yung ebidensya na si Coco Martin ay minsan kasama ko sa mga projects. Sa Hong Kong po yan. So, yan po. So, alam naman natin na lahat tayo, kahit pa paano, magkaroon ka ng souvenir, kumukuha tayo ng larawan. So, souvenir ng ibig sabihin ay nakarating ka sa isang lugar na hindi pa nararating at nakasama mo yung mga taong importante sa'yo. So, kahit pa paano, tagal na ako kami magkasama ni Coco Martin. Napanood ko kasi, dahil sa napanood ko yung video ni Coco, tsaka ni Kim Chu at ng ibang mga artista, naisipan kong sagutin. Unang-una, sir, may karapatan ako magsalita dahil katulad sa atin, noong panahon na dinimanda namin ng ABS. 1997, naging cameraman ako hanggang 2002. Wala po kaming binipisyo. SSS Pag-ibig Pinter. So, karamihan ng mga kasama ko roon na tumagal na ng dekada, higit pa, ay ganun din, walang benepisyo. So, sila ay sumama sa akin. Bago po ako nagdemanda ng 2002, nilapitan ko yan. Sila Nolly De Castro, Ted Filon. So, yan na yung mga ebidensya na nakasama ko si Kabayan. Ayan po ko yung nakabandana. Ayan po kami si Kabayan. Ayan po ko nakabandana. So, matagal na ho ito. This was siguro nung panahon na tatanong siya pagka-vice president. So, ginawa nga natin ang pagdemanda ng 2002. Ongoing yung case, hindi kami tinanggal sa kumpanya. Nanalo kami sa Court of Appeals, umabot na hanggang 2010. Inalok na kami ng kontrata. Pag hindi ka pumirma, out ka sa kumpanya. Choice mo yan. Kung gusto mo manatili. So, syempre, sayang yung tenure na tinagal namin. Ang inihiling lang namin ay maging regular na empleyado. Dalawang uri kasi ng empleyado meron dyan. Isang regular at kaming mga talent. Kung ano yung trabaho ng regular, yun din naman ang trabaho namin. Titignan mo yung batas, walang salitang talent. 2010, sa pilitang kaming tinanggal. So, nangyari, nung tinanggal kami, nagtayo kami ng picket protesta. Ang kaso namin ay umakyat na ng Supreme Court dahil umapila sila. Hindi nila kami sinettle or nakipag-usap. Hindi sila nakipag-usap. Ngayon, Coco Martin, Kim Chu at iba pang mga artista. Nung panahon na yan, alam nyo na kami ay illegal na tinanggal. Asan kayo? Ganun din ang panawagan ko sa mga direktor dyan at sa mga kapwa ko manggagawa dyan sa loob. Asan kayo? Walang social media nung panahon na yan. Walang senador na pumoprotekta sa amin. Kundi ang baon lang namin, pasensya. For 18 years, ngayon lang napag-usapan yung kaso namin. Kaya kalokohan ang sinasabi niyong pinapatay ang press freedom. Kaya malaking pasalamat ko sa social media na ihayag ang katotohanan, lumabas ang katotohanan. Ano ang pinag-iba namin na 100 plus kaming illegal na tinanggal, pinakain sa magagarang hotel, at pagkatapos pinakain, mabusog. Ang iba nagbihis pa, talagang nagkontodo, postura pa dahil akala nila, wow! Parang ano na to, promotion to. Tataka siya, bakit may mga security guard sa mga gilid niya. Biglang ito, lalatagan siya. Sorry, wala ka na sa kumpanya. 2005, 300 plus na manggagawa. Diyan sa ABS ang illegal niyong tinanggal. Tinanggal niyo kami ng wala. Wala kami nakuha. Ito, ang katwiran niyo, bakit na pinasara ang ABS sa gitna ng COVID. Kami, tinanggal kami. Sa araw ng Kapaskuhan. Alam mo, Coco, ang mabigat kasi sa'yo, yung dami mo sinasabi, nagat. Alam mo, para kang bata. Dapat bago ka magsalita, tinimbang mo muna lahat. Sa panahon na ito,
hindi lang ikaw ang apektado at walang trabaho. At hindi kayo pinasasara, panandalian lang. Ang gusto nyo, i-revoke, tanggalin ang, i-abolish ang NTC, ganito, ganyan. Hindi kami nagdidiwang dahil sarado ang kumpanya nyo. Nagdidiwang ko kami dahil may batas na nai-implement, na may batas na may pangil na sinusunod para ma-implement. Kumbaga, walang pinipili, mayaman o mahirap. Ang driver nga lang pag pinara ng MMDA at paso ang lisensya, walang rehistro. Automatic yung sasakyan, bibit-bitin. Anong pinag-iba nila sa inyo? Dahil ba malaking kumpanya kayo, marami kayo natutunan? Bakit hindi ba kayo pwedeng tumulong nang kahit na panandaliang sarado ang kumpanya nyo kung talagang bukal sa kalooban nyo? At pangalawa, hindi utang na loob ng mamamayan. Huwag kang manumbat. Yung mga stuntman na minsan pinagsalitaan mo na hindi maganda, yung mga grupo ni Tatay Bal Iglesias. Alam mo, Coco, ang daming problemang binanggit sa akin si Kuya Boy Roque. Si Kuya Boy Roque, ang daming kinuwento sa akin dahil nakasama kanya sa trabaho. O anong klaseng ugali meron ka? Pati pagbuhos mo sa mga utility. Yung, alam mo, ito ang mga kababayan. Si Robin Padilla, minsan na nakasakit yan dahil syempre, sparring, nakatama yan. Pero makikita mo si Robin Padilla, inaalo niya, humihingi siya na tayo, sorry, pasensya ka na, napuruhan ba kita, nasaktan ka ba? Kasi nangyari, trabaho . Ikaw, nakarating na balita sa akin kasi marami nasusumbong sa akin, mga staff. Minsan nakapanakit ka, napuruhan mo yung tao. Ano binitaw mo salita? Ito, base sa kwento ng stuntman sa akin. Base sa kwento ng stuntman sa akin. Ang sabi niya, alam mo yung sinabi? Pasensya ka na, hindi ako katulad ng isang tao dyan na kapag nakapanakit, humihingi ng tawad at nag-aabot. Hindi ako ganon. So, paninindigan mo na ganon ka. Well, okay lang yun. Kita naman . Nung nag-run ka , lintik na yan . Basagan ng mukha ang sinasabi mo . Baka hindi mo panindigan. Huwag ganon, Coco. Kasi ang pangit . Iniidolo ka ng hindi yan si FPJ . Hindi ganyan ang karakter ni FPJ. Hindi ganyan. Marami magpapatunay niya na hindi ganyan si FPJ. Malumanay siya. Bilang mamamayan, bilang pananaw ko, bilang ordinaryong manggagawa at masa, rule of law. No one is above the law. Ang pagkakaintindi ko dyan, sumunod lang tayo sa batas. At implement, ipatupad ang batas. Ganun lang kasimple. Naging paso na yung pranghisa nyo. Sabihin nyo, sana nagkaroon ng konsiderasyon after ganito. May batas tayo. Huwag nyong baliin yan. Na ibig sabihin, pagpaso na pala yung prangkisa ng sasakyan ko, mga senador, pagpaso na pala yung permit ng tindahan ko, hindi ako makikiusap ko. Hindi ho. Magtitinda ako kasi wala pa akong pera pang-renew ng prangkisa. Ganun ang sasabihin ko. Bago pa man dumating ang deadline, ang haba ng taon, ilang taon ang dumaan. Ba't hindi nyo naisap na asikaso? Bakit napasara? Para ka namang ginutom, Coco Martin. Tapos, yung mga sinasabi mo, naghahamon ka. Mamaya may pumatol sa'yo yung paghahamon mo, hindi mo mapanindigan. Baka mamaya lunukin mo yung sarili mong dila. Kaya natin, may batas na umiiral. In behalf of my group, grupo namin, maraming salamat. Tapos punta naman tayo rito sa mga artista na to. Yung mga lalagay yung kamay sa dibdib, ganito, ganyan. Pati mamamayan, idadamay nyo. Bakit? Kumita na nga kayo sa mga mamamayan . Ginoyo nyo na nga . ABS-CBN, ginoyo nyo na nga yung mamamayan, pambira kayo. Libreng laban ni Pacquiao at saka ni Mayweather, naningil kayo . Naningil kayo, tapos gusto nyo ilagay pa yung kamay sa dibdib. May pa-post-post pa. Tama na yung kadramahan. Huwag nyo idahin. Kasi pag kumikita ABS, kumikita ba yung mga yan? Yan? Mga tangapagmana niya ba? Mga tangapagmana ba ng kumpanya yan? Ha? Kayong mga artista dyan? Mga tangapagmana pa kayo ng kumpanya. Ba't di na lang kayo manahimik, hintayin nyo ang batas. Okay? Hindi kayo abogado. Ang ginagawa nyo, humihingi kayo ng simpatya. Pati yung Supreme Court, didiktahan nyo. Pambihira naman kayo ang laban ng samahan ko . Benepisyo at maging regular na empleyado ng kumpanya. 18 years naming hinintay yan. Until now, naghihintay kami ng desisyon ng Supreme Court, hindi pa lumalabas. Kayo ilang araw pa lang, wala pang isang linggo, tatlong araw pa lang, didiktahan nyo yung Supreme Court.
na mauna kayo? Ba't ganun? Kung gusto nyo, sabi nyo, diktador si Duterte, diktador yung ganito. Supreme Court, o anong ginagawa nyo ngayon? Pinipressure nyo na maglabas ng ano, kesyo, nakakatulong kayo sa ganito. Na, bakit? Kayo lang, ano, TV station, kesyo, pag sinaktan yung pamilya, o sino ba? Kahit sinong tao, pwede gagawin yan, Coco Martin, huwag mo na ipaalala yan. Pambira, alam mo, ang liit ng tingin ko sa'yo eh. Alam mo, sa totoo lang, kahit gano'ng kakayaman, gano'ng kalaki ng bahay mo, kayaman, mayroong mas maliliit pa sa atin na wala ng trabaho at walang hanap buhay. Kami nga, 100 lang kami nung way back nung nagdemanda kami at nag-rally kami. Anong suporta nakuha namin sa inyo? Sige nga. Anong suporta nakuha namin sa inyo? Wala, di ba? Nga. Please lang. Kayo mga artista dyan, tigil-tigil ang mga propaganda mo. Wala na naniniwala sa inyo. Nakakahiya lang kayo. Ang payo ko sa inyo, kausapin niyo yung amo niyo, kausapin niyo yung boss natin. Nga pala, maraming nagsasabi sa akin, wala kang utang na loob, may naitulong naman sa iyo ang ABS-CBN. Totoo naman yun. Pasok ko ng ABS. Isang taon wala akong sweldo bilang trainee kahit may alam ako sa camera. Kasi ang mga cameraman nyo, yung mga supervisor nyo na cameraman, kapag mas may alam ka sa kanila, lagpak ka. Pero kapag nakisama ka sa inuman, sa tsikahan, sa barkadahan, good ka. Sino ba naman taong isusugal ang tenure niya, yung katagalan niya sa ABS?